that as I have said in many a speech, before my own people and before the world. Martial law, diktator, nakaw na yaman. Ilan lamang yan sa mga nakadikit na sa pangalan ng pinakamatagal na naging Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos. Sa videong ito, malalaman natin ang istorya ng mga iskandalong kinasangkutan ni Abolacay bago pa man siya sumabak sa politika. Mag-subscribe at i-click ang bell icon para ma-update sa mga bagong labas na video. Ipinanganak noong Setyembre 1917 sa Ilocos Norte, panganay sa tatlong anak ni na Josefa Edralin at Mariano Marcos. Sinasabing ang tunay na ama ng dating Pangulo ay hindi si Mariano, kung hindi ang isang nagngangalang Ferdinand Chua na nagmula sa mayaman at maimpluwensyang Chinese clan sa lawag. Ayon sa kwento, estudyante sa pagkaaboga siya si Ferdinand Chua noong mabuntis nito si Josefa. Nang malaman ng pamilya ay pinadala si Ferdinand sa China at ipinakasal doon, samantalang si Josefa naman ay ipinagkasundo kay Mariano. Sinasabing si Chua ang nagtustos sa pag-aaral ni Marcos mula pagkabata hanggang sa pagkuha nito ng abuga siya at ito rin ang nasa likod para maswerte makalusot ang batang Ferdinand sa mga kulong na kasangkutan nito. Itinanggi ito ni Marcos at sinabing ninong lamang niya si Chua. Taong 1935 ay kumandidato at natalo sa eleksyon sa pangalawang pagkakataon si Mariano Marcos ng kanyang mahigpit na kalaban sa politika na si Julio Nalundasan. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang ng nananong partido ay nagparada ang mga taga-suporta nito sa buong bayan. Sa parada ay may kabaong na may nakasulat na Marcos, simbolo ng pagkamatay ng political career ni Mariano. Panandali ang tumigil ang mga nagsasaya sa tapat ng bahay ng mga Marcos at doon nagpalakpakan. Pagkalipas ng tatlong araw ay binaril habang nagsisipilyo si Julio Nalundasan sa loob ng sariling tahanan. Maliban kay Ferdinand Marcos na noon ay 18 taong gulang pa lamang at star marksman ng UP Rifle Team, ang kanyang ama at dalawang tiyuhin ang mga naging suspect sa pagpatay. Ayon sa investigasyon, nakumpirma na ang nawawalang rifle sa UP Armory ang ginamit sa pagbaril kay Nalundasan at sa mga suspect ay ang nakababatang Marcos lamang ang may access sa ROTC Armory. Bagamat ang mga testimonya at ipresintang ebidensya ay nakaturo kay Ferdinand Marcos, ay nakulong lamang siya matapos ang 3 taon. Habang siya ay nagre-review para sa bar exam ay inaresto at napatunayang guilty beyond reasonable doubt sa salang murder. Siya ay nasintensyahan lamang nang hindi bababa sa 10 taong pagkakabilanggo dahil sa kanyang edad nang mangyari ang krimen. Habang nakakulong ay pinayagan siyang mag-take ng bar exam kung saan siya ang nakakuha ng pinakamataas na marka. Pagkatapos ay sumulat ng apila si Marcos sa kanyang kaso at nabigyan ng pagkakataon ipagtanggol ang kanyang sarili. Taong 1940, napawalang sala si Marcos at ang 3 pang suspect. Isa sa mga madalas manggiti ni Imelda Marcos sa tuwing mai-interview ay ang 11-day courtship, kung saan ay nagpakasal sila ng dating Pangulo matapos lamang ng 11 araw ng pagkakakilala. Lingid sa kaalaman ni Imelda ay mayroon ng kinakasama ang politikong manliligaw. Ito ay si Carmen Ortega, kinoronahan bilang Miss Press Photography Philippines noong 1949, ang umano'y nakatakdang pakasalan sana ni Marcos. Siya rin ang babaeng gusto ni Doña Josefa para sa anak na si Ferdinand. Ang dalawa ay biniyayaan ng 3 anak at ang pang-4 ay isinilang matapos na maging opisyal na Mrs. Marcos Imelda. Matapos ang kasal ay unti-unti at tahimik na nawala sa eksena si Carmen Ortega. At iyan na nga ang mga iskandalong kinasangkutan ng dating Pangulo. Totoo man o hindi ang mga kwentong ito, hindi maikakailang napakakulay ng naging buhay ni Ginoong Ferdinand Marcos bago pa man ang martial law.